Hi, hello everyone. Again, ito po si Richard Solomon, or Cha for short, of my YouTube channel, Cha and My Narratives, The Stroke Survivor, Laban Lang. May mga politiko talaga na sadyang either sinungaling or masyadong pa-cute, no? Masyadong pa-bida. Parang mga Jollibee lang. Okay. Maiksi lang po itong content ko for today, no? Gaya po ng sinabi ko in the past, lalo na sa mga bago pa lang po rito. By the way, please do subscribe and like if you like my video. Comment if you wanted to. Basta, sabi ko nga sa mga previous vlogs ko and or videos, as I always say, as long as it's positive, constructive, and objective, no? So, and beyond that, if you want to go for a debate, I don't go for debates. It's not, as I've said, it's not my cup of tea. And usually, dahil pinasok ko na po yung politics, no? So, sa ano ko, paminsan-minsan, especially recently, dahil mag-election, dahil pinasok ko na po yung politics because of I'm a Marcos loyalist. Medyo pinipili ko pa rin yung content ko. Hindi pa rin ako like araw-araw nag-vlog. Or lahat na lang ng issue, pinapatulang ko. When it's very, very important, especially in defense of BBM or SARA or the Unity, especially the Marcoses, yan, medyo magbavlog ako niyan. And particularly today, meron akong, kung totoo siya, lagi siyang laman ng news eh, no? Hindi katulad ni BBM, laman ng news pero hindi niya pinipilit na maging laman ng news. Naturally, he's a natural, no? As a natural, is mga Marcoses kilala sa more of actions eh. Hindi yung more of dada, no? They speak only and talk about politics or their platforms or their plan for the country if the need arises, no? Pero yung para araw-araw magpasiklab or tulad ng karamihan ngayon dyan na para mapansin is magpapa-media, no? So, mahilig magpa-media. Now, again, I'm very particular of a certain presidential candidate. I don't need to mention his name or their names because you know them. Nakikita at napapanood ito sila araw-araw. Lalo na ngayon, ilan lang naman yung ilan yung presidential natin, no? Presidential votes natin, 4 or 5 or sabihin na natin, alisin na natin yung iba, mga lesser knowns. So itong isang to, lately nasa news siya, no? Kasi tinitira niya si BBM sa isang issue about, sasabihin ko na, estate tax, no? Now, ako kasi, not only that I'm a Marcos loyalist, but I have been attuned to the news about the Marcoses since 1986. Imagine that. I was already a budding student journalist during my college days. At pagka-graduate ko noong 88, it so happened that I landed upon to become a professional journalist sa Malayan, no, publishing. But it was, although it's a very short stint, I already covered one national election during that time, yung stint ko. But more importantly, I'm very particular about journalism per se, at yung practice na yun, paano siya pinapractice, no? Paano siya as a profession. And
I'm very particular of the subject that I want to write an article, no? So, kasi as writer na rin ang mga journalist, no? As writer at first, then, ngayon, meron ng mga vlogging na tinatawag. Dati, vlog lang. BLOG lang dati, or write-ups. Ngayon, vlog na. Meron ng vlog, no? Video. So, kaya ngayon, very particular ako sa mga issues. And eto nga, especially on the itong masyadong mainit na tala kaya na state issue, state tax issue ng mga Marxists, na actually ito ay tinuuna na nila ng pansin napakatagal na. In fact, ang gobyerno hinihingan nila ng inventaryo. Kaya in my previous vlog and the vlogs, no, write-ups, sinabi ko pa nga yung estate tax na yan, kasi realtor rin po ako eh, no? I'm in real estate business. Ang yung real estate tax na yan, medyo, lalo na sa mga mayayaman tao, may mga kumpanya, korporasyon, at maraming ara-arian, medyo mabigat na usapin po yan. Medyo, there's so much complexity in it, no? Masyadong complex yan. Hindi po madali dahil hindi ang pinag-uusapan natin hindi isang bahay lang o isang lupa lang eh, no? O gagaperangkot na lupa, ilang bahay, kundi maaring multiple houses, maaring mansions, maaring with their corporations or companies, so on and so forth, no? But ang Marcos, nasundan ko po yan eh, pati yung PCGG na ginawa noong 1986 ni Cory Aquino, no? Na anong ginagawa nila? Actually, yung purpose nun, para habulin ng mga Marcoses sa kanilang mga, according to them, ill-gotten wealth o tagong yaman, na actually, pinaliwanag nyo, there's no such thing as ill-gotten wealth with the Marcoses. No? You may comment below, I may reply with you, but I have written that already on my articles. And sabi ko nga, there's no such thing as ill-gotten wealth. But there is this Marcos wealth that they call ill-gotten that they are too interested to get. Which is, ganun ang ginawa ng PCGG. Nung ginawa yan, marami silang kinuhang properties ng mga Marcoses or ng mga corporations na either sa kanila or nalink lang sa kanila. Yung pala sa mga kuwangkos, lumalabas tuloy ngayon yung totoo, no? So, na sinequester ng mga properties. The truth is, kahit wala kas, ano eh, nung either wala sila noon dito or dumating na sila, sinequester ng mga properties ng Marcos, even they have documentations that it is their own property. It is their real properties, no? Their true properties, no? So, ngayon, and for so many years, like decades already, sinasabi nga ng mga Marcoses na ibigay nyo sa amin yung inventaryo, pati yung mga sinequester nyo. Para makumpit natin, yan, assess yung value, ma-determine. So, ang tawag doon, there should be an identification of the property, inventory, and accounting, yung pag-assess na ng value, no? Kasi from the value, assess value, doon ay kukumpit yung mga karampatang taxes. Lalo na't namatay na si Presidente Marcos, no, yung tatay ni BBM, yun yung tinatawag na estate tax. You have to remember, estate tax is different from realty tax, no? Or RPT, real property tax. Magkaiba yun, mga amilyar, magkaiba yun, no? So, iba rin to estate tax. Ito ay tax na ginagawad sa mga properties ng yumaong may-ari na ito ay pinaipamana sa kanilang mga anak, no? So, now, the question is there a liability to estate taxes na hindi nabayaran even for so long? Wala, kasi ang mangyayari po lang dyan, there's no criminal liability in it. Ang mangyayari niya, dahil sa tumagal ng tumagal, usually, kung hindi makabayad yung mga heirs, no, ng property, ang mangyayari po niyan is plan that pag halos nagpapantahin na yung value ng property at yung mga taxes pati yung mga penalties and charges, no?
magpapantay na dun sa ano, sa value ng property, ang gagawin ng gobyerno, iilitin po yan. Or, bago pa siya magpantay yung value, ano, yung taxes tsaka yung value, eh, ibibenta yan ng gobyerno. Kung iilitin, ibibenta ng gobyerno. In fact, pag may sumobra pa nga sa benta, binabalik yun, dapat yung ibalik sa may-ari yung sobra. No? So, pero may mga charges pa rin yun. So, ganun po, wala pong imprisonment yan actually. Ngayon, ang pinagtataka ko at either pinagtatawanan ko, natatawanan ako, or at naiinis ako at the same time. Kasi ginagamit ito ngayon ng mga politikong magagaling. Yung mga nagdudunong-dunungan na wala namang alam sa mga taxes. Maraming tax nila sa munisipyo na ina-apply nila sa mga sinisingil nila sa mga constituents nila. O ano, whatever taxes it is. Pero yung sa estate tax, magsasalita yung isa, tapos sabi niya hindi niya daw ginagamit sa puro, hindi daw siya namumulitika. But again, hindi ko na kailangan magbangit ang pangalan niya. Nasaan yun siya niya? Hindi daw siya namumulitika. Doon ako, yung very particular word na yun, doon ako nainis. At natatawa. Doon ko na realize, kala ko matatalino itong mga ito. Ang tagal na sa gobyerno rin, pinagmamalaki nila, 19 years, I don't know. Naging councilor, naging vice mayor, ngayon, naging mayor, o ngayon, tumatabong presidente. Tapos sasabihin, hindi daw sila namumulitika. Kung hindi po kayo namumulitika, hindi nyo nga gamitin tong issues na to. Kasi problema to ng isang ano eh, ng isang pamilya, no? No? Not only that it is their problem, it is also the lookout of a government agency such as BIR na sila ang problema na mangulekta at mangulit sa taon to at mag-remind kung sakali man talagang kailangan bayaran yan. At sabi nga ng mga Marxists, na sabi nga ni BBM, and lately, pati si Aimee nagsalita na rin, Senator Aimee, patagal na nilang inaasikaso yan. Meron silang legal team yan. Ilan na mga lawyers nila dyan eh. Patagal na inaasikaso yan. Ang problema, yung inventaryo ng mga PCGG sa mga properties na yun, nasaan? In fact, pati yung head dati ng PCGG, nasaan? Hindi ba tumakbo sa ibang bansa? O, hindi ko na rin sasabihin ng pangalan, no? O, nasaan siya? Ba't hindi siya nagpapakita dito? Nasasalita rin siya sa CNN. So, the problem with these politicians, by the way, at pati yung dating justice, justice na ito, kung sino yung nagpasimuno ng petition nung kailan at lahat na dismiss, no? Siya rin, sila rin, ang naglabas na naman ng issue to sa estate tax. They know for a fact, themselves, being very intelligent legal people, no? Lawyers, justices, they know for a fact that this doesn't hold water. Kasi tapos, hindi lang tapos, ongoing pa lang, no? Maring ongoing, pinapakumpit nga ng mga Marcos yan eh. Nasaan na? Pero napakita nyo sa akin, na sabi nga ni BBM, susundin namin kung ano yung sabihin ng batas at ng Supreme Court o BIR o kung sino man, no? Mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Pero, pakita nyo sa amin, there is kaya nga sinasabi niya palagi, alam mo, BBM is even very, very careful about this because this, sabi niya, legal matters and he is not even a lawyer. Ganun siya ka, hindi, it's not denying things, it's more of being very particular, very careful because I believe, sinabi rin ng mga lawyer niya, hayaan mo kami ang magpaliwanag niya. That is our job. Maaring yan ang advice ng mga legal team nila, BBM, and Marcoses. Kasi, kami ang trabaho nila yun eh, ng legal team ng Marcoses na bubusisi muna nila asa na yung mga inventaryo ng mga sinequester nyo at ito rin yung mga property ng mga Marcos. O, mag-ano tayo, mag-check and balance tayo. There's what you call identification. Kasi pwede mo na, eh,
Hindi naman amin yan. In-assess niyo yung value. Yung pala, kinakuhaan ko yan. Kasi crony na nga nun si Dodding, ano, nakadikit kila Marcos yan. O, naibilang sa kanila. You see, tapos nasama sa computation. Kaya mayroon sariling computation to si, ano, injustice, eh, no? 203 billion. Actually, 23 billion. Pati mga surcharges na daw, may penalties, umabot na daw sa 203 billion. So, whichever is which, no? Pero ang point nga dito, hindi ganon, very complex tong usapin na estate tax at pinaliwanag yun ng mga Marcos na ito ay ongoing, mga abogado nila nag-aasikaso dito. Kaya, in fact, sa dami ng sinequester ng PCJG, baka pag nagkaroon ng pag-reconcile ng mga account ng mga sinequester at yung mga dokumento ng mga Marcos, kung yung mga property nila at pati yung mga taxes na yan minus the taxes, baka lumabas nga ang may utang pa dyan gobyerno. You see, that you do not know, and that yun rin na sinasabi ni BBM at nila, ano, hinihintay namin yung ano, sagot rin nila, nasaan, o eh, sino nagkukulang sa totoo lang. Mga Marcos, matagal nang humarap ang mga Marcos, bumalik nga sila sa Pilipinas para harapin lahat. Hindi lang nila pinabalik si President Marcos, kasi kung pinabalik nila yun, naleche siguro sila lahat eh. Dahil ganun katalino yun. At nasa kanila lahat ng dokumento ng mga properties, not proving that there's no ill-gotten wealth that they are being accused of. Now, here's one thing. Punta lang tayo sa estate tax. So, ganun rin yun. Ang problema sa mga ibang politiko ngayon, ginagamit ito dahil sila ay dehado way back, way below what? 8%? 4%? Ito nga magaling na abogado, ano, ng presidential ng Maynila eh. Hindi nga tumutungtong ng 10% eh. Consistent. Naroon siya sa 8%. Minsan, nagsasalita pa sila ng isa na boxer. Senator boxer. Sa 8% and 4%. O yan, kaya sila ginagamit nila. But do not say that hindi kayo namumulitika. Ginagamit nyo nga eh. Alam nyo, kung hindi kayo namumulitika, ganito lang yan. Hayaan nyo ang problema ng mga Marcos. Hayaan nyo ang BIR at ang gobyerno na tumuligsa sa kanila. Mag-account sa kanila. Yun ang hindi namumulitika. At isa pa, pangalawa, hindi kayo namumulitika, every time na makaharap nyo media or yung social media nyo, sarili nyo na ano nyo, sarili nyo production, ano nyo, at lalo na mahilig siya mainstream media, sabihin nyo lang yung personal na plataforma nyo para sa bansa dahil tumatakbo kayo presidente. Yun ang hindi pamumulitika. Yung, alam nyo, advice ko, dapat ganun ang gawin nyo eh. Para pag nanalo man kayo, dahil confident kayo, mananalo pa rin kayo hanggang sa kayo, no? Which is about less than 40 days left. Alam niyo, very satisfying kung manalo kayo dahil na ang binoka nyo lang sa mga tao is yung plataforma nyo, yung kayo lang. At nanalo kayo, that is the best, that is the best satisfaction and gratification that you could ever have, no? Yun ang hindi pamumulitika. Yung manalo kayo sa sarili niyong mga plataforma, plano para sa bayan, para sa mga Pilipino, at hindi sa paggamit ng mga issues ng ibang politiko para sa inyong benefit. Para ano? Para makapanira, ride on somebody's weaknesses, faults, or issues, yung bang tamang plataforma nyo? Well, if that is your platform, I'm sorry to say, hindi kayo maayos na politiko. Okay? With that, oh, kita nyo, wala akong binanggit na pangalan, ha? Pero alam nyo na yun kung sino sila. So, with that, if you like this, sa mga baguhan pa lang na hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe. Like if you like my video, this content, and comment as long as it's positive, constructive, and objective. Because as I've said, I don't do debates.
hanggang dito na lang po. Please comment below. Usap po tayo. Again, this is Richard Solomon of my YouTube channel, Child My Narratives, The Stroke Survivor, Laban Lang. As I always say, peace, God bless, and love one another. Sa darating na Mayo, huwag po tayong tatamarin. May 9, bigay po natin ang suporta po sa BBM at Sara for our bias. BBM as our president, the 17th coming president of the of our country, and BBM Sara, Mayor Sara Inday, Sara Duterte for our next vice president of the Philippines and our country. Sa lahat ng mga OFWs dyan, magandang hapon po sa inyo lahat. Sana po eh, maayos lang po kayo. Ingat po tayo palagi. Okay? Maraming salamat po. Bye for now. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Subscribe.